Good morning, Baguio. Ayan, tayo po ngayon ay nasa palengke ng Baguio at titingin tayo ng mga pwedeng mabili like fruits and vegetables. Ayan, may mga stall pa po na hindi bukas. Pero marami na rin naka-open ng mga nagtitinda. Ayan, napaka-organized po ng kanilang palengke, malinis. And every corner ay may comfort room para just in case na call of nature ay madali na maka-access sa kanilang ginawang comfort room niya. Nakakalibang pong magpunta sa palengke ng Baguio dahil ang daming mabibili. Dami pong mabibili dito, like ayan, no? Mga fresh na fresh ang kanilang gulay. Yan. Talagang mapapa-second look ka. Pag nakita mo yung kanilang mga gulay, yan, no? May kamote tops. May lettuce, yan, kamote tops. Ang sariwa ng kanilang mga gulay. Si makikita nyo, meron itong papunta doon sa gawi doon, meron pabalik na lane. Kumbaga talagang organized. Ayan. And napaka-accommodating po ng kanilang mga tindera. Siyempre, merong iba masusungit. Hindi natin may iwasan. But, karamihan naman ay mabait naman sila, accommodating. Yan, nung may tambo. Kung gusto nyo bumili ng tambo, ayan. Ang daming pamimilian. Yan, yung mga native, ano ba tawag dito? Yan, basta yan na yun. Yan, gaganda. At mga mura pa. Kaya kung kayo pupunta ng Baguio, make sure na may sasakyan kayo na malaki. Kasi talagang mapapabili kayo. Kasi napaka-sobrang mura ng mga bilihin dito compare dito sa atin. Compare sa Manila. Or ibang probinsya dito sa South. Yan, ang daming mga pasalubong. Talagang mabubusog ang iyong mata pagtingin sa kanilang mga tinitinda. Ayan, imagine, itong cherry tomato, 50 lang, 20 lang yung times yata ito, yan, times or basil. So, sa supermarket yan, yung mga ganyan cherry tomato, mahal na. Ayan o, mga pasalubong, ang dami. Kailangan mo talaga dito ay madami din ng pera. Maraming pera, yan. But not necessarily naman. It's your choice naman. Yan. Kung pasalubong lang sa mga anak-anak or sa bahay, ay, okay lang, makakatipid ka naman. Ayan, may mga persimmon din sila. Maraming klase ng prutas. Ayan, libot-libot lang muna, titingin-tingin kung ano ang mas affordable na bilhin. Yun o. Parang magbabagong taon na sa dami ng fruits. Ayan o. Saka maayos ang palengke na dito. Wala kang makikitang basura. Ayan. Dami. Walis tambo na naman. Yun ang mga 50 lang o. Cherry tomato. Yan, yung mga
strawberry. Ang gandang tingnan ng strawberry, oh. Ayan, yung king strawberry na yan ay 500 per kilo. Tapos yung maliliit, yung katamtaman, ano lang, 400 naman. Ayan. So kung pupunta kayo ng Baguio, make sure na makadaan kayo sa kanilang palengke. Sa kanilang pasalubong area. Yan, dami. Sa yung mga vegetable. Napakamumura. So guys, ito po ang palengke ng Baguio. So dito naman tayo ngayon sa kanilang street foods ng Baguio and the night market. Yan, mga ukay-ukay yan. Ang dami-dami pong mga mumura lang na mga ukay-ukay, guys. Mga mamshi, mga besh. Talagang mapapabili ka sa mura na kanilang mga paninda. Kailangan lang ay marunong kang mamili, masinsin ka na magtingin-tingin yan para makakuha ka ng magagandang klase ng mga ukay-ukay. Ayan. Ang daming pamimilihan. Haba po niyan. Doon, hanggang doon pa, sa dulong-dulo doon. Talagang, kung may pera ka, eh, mapapabili ka dahil para ang sarap bilhin kada stall. Ayan. Malilibang ka talagang mamili. So, kailangan malakas ang pamigil mo dito at matibay ang dibdib mo sa ayan, o biruin mo, 50 lang. O, kailangan magaling ka lang mamili. Talaga para makakuha ka ng maayos na ukay-ukay. Ayan, ang dami. Talagang mapapa-wow ka pag nakita mo ang mga paninda nila. Ayan. Kakatuwa lang kasi second time ko dito sa Baguio at ngayon lang ako naka-experience ng ganitong pumunta sa night market nila. Ayan. Ayun, hanggang doon, no? Ang haba nun. Ito naman po ang street food area nila. Mga street foods. Ayan, bubungad sa'yo, balot at penoy. Ayan, dami. May bibingka, may sisig, may sweet corn, may mga ini-inihaw din. May bibingka, poto bongbong, name it. Ayan. Kung food trip naman ang hanap mo, nasa kabilang area naman ang mga street food. Ayan. May mga mura lang din naman na mga street foods. Eh, bumili ka lang naman ng mga pa isa-isa niyan. Eh, mabubusog ka na. Ayan, ang dami. Mabubusog ka na. Paisa-isa lang ang bili. So, mas maganda may mga kasama ka para kahit na share-share lang kayo ng food, ay makakatibid din kayo at mabubusog na kayo. Ayan, dito naman tayo ngayon sa Igorot Village. Ayan. Ang entrance po dito ay 100. So, ayan. Ako, kung gusto mong mag Igorot Stone Kingdom pala. Pero para na rin siya village kasi isang compound lang siya ng mga stone made na isa siyang compound. Yan. Yan ang makikita mo.
Napakataas niya. Ang hirap umakyat. So hanggang dito lang kami sa baba at you know, mahina na ang tuhod. Ayan o. Pwede kang umakyat dun sa taas. Sobra naman kasi ang taas, kaya ang hirap. Ayan, pwede kang magka-picture sa aso. Ayan. Welcome to Igorot Stone Village. Ayan. May mga nagtitinda din ng mga halaman. Ayan. Iba't ibang klase. So, picture-picture lang. Tingin-tingin. Ayan o, ang taas. Imagine. Tapos ang init. So, mas maganda siguro pumunta dito ay yung pahapon para mas enjoy at malamig ang hangin. Hindi masyadong mainit. So, nakapunta kami dito ay morning. So, mga 9 to 10 ng in the morning. Kaya medyo kainitan. Yan, may mga halaman silang mga tinitinda. Medyo may kamahalan. Yan, kaya syempre, hindi bumili ang inyong lola. Yan. Nakakatuwa lang tingnan kasi ang napaka-colorful ng kanilang mga tinitindang halaman. Yan. Pinakamura ay cactus. 50 pesos. Pesos, pesos, pesos. Yan, gaganda. O, diba? So, kung pupunta kayo ng Baguio, pwede kayong pumunta rito sa Igorot Stone Village. Yan. Ponsetia, oh. Kaganda. Yan, meron din sila mga ganyan na ano ba tawag dyan? Yan, kaganda. Pwede kang mamili. May mga sili din sila na maanghang. So, kompleto. Sa mga health workers na biktima ng pandemic, para sa kanila yung bell na yan. Ayun, sa bahay. Pilipinas. Kung ang The King of Korea ay may bamboo, meron din po pala ang Philippines. Yan. Maliliit lang sila. Compare sa Korea na malalaki yung bamboo nila. Yan o, may mga miniature ano pa. Yan o.